Radiant team pick. Dire team pick. Dire team pick. Enchantress. Radiant team pick. Earth Shaker. Seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team ban. Ay! Saan ba? Ay, okay na, okay na! Ayun! Nakakita ko lang yung sarili ko. Welcome, welcome para sa ating lower bracket finals, EG versus PSG LGD. Woo! Wait lang, hinga lang ako. Wait lang, inom lang ang tubig ah. Sarap. Bawal pakita yung tubig eh. Kasi may pangalan yung tubig. Pero, eto, IO. Gyrocopter sinigure ng EG. Eto, tuwing, napansin ko ha, tuwing PSG LGD, kalaban nila, sinisigure nila yung IO plus Gyrocopter against PSG LGD. Considering how effective na ginagamit ito ng Chinese team sa ating dito sa following tournament with the IO Gyrocopter combination. Pero ito naman, PSG LGD, they went for the Enchantress Earth Shaker. Autobahn, yung Grimstroke. Wala pang Grimstroke sa Captain's Mode. Wala pa. Wala pa kamte sa ano pa yon. To follow pa yon yung Grimstroke sa Captain's Mode. Ayaw mo pakita cup mo boss orbs, hindi pwede. But ayaw mo pa bawal pakita yung cup. Hindi kami sponsored nung iniinom ko na cup. Tubig yon. Tubig. So baka pagalitan kami ni ano eh. Ni Red Bull. Ayan, shout out pala kay Red Bull diyan. Wala akong mapiling Red Bull, ito na lang binili ko, tubig. Delayed audio? Ayusin lang natin, adjust natin. Delay daw audio. Hello? Tama ba yung headset na ginagamit ko? Delay, hello? Delay ba? Shoutout po kuya dito sa Qatar. Sabi ni Jokut, ang Jokun, Jokun tum. Ayan, hello, hello. And PSG, LGD. Pabati po kay Juan Cuales, hello, hello sa Juan Cuales. Gising na kami. Gising na rin ako. Yabo to 24. Hindi naman delay. Ayun. Hindi naman pala delay. Kakala ako delay. Good evening. Hello. Ayan. Hello, anytime soon. Hindi. Kakagaling ko lang kasi sa ano. Kakagaling ko lang sa biyahe. Ang bigat ng biyahe pag sa bus. Pero ito. PSG LGD against sa EG game number 1. Lower bracket finals po to. And the lower bracket finals, once na may matalo dito, tanggal na. And the winner will proceed and face OG para sa best of 5 grand finals mamaya. Pero ito naman, third pick for the side of PSG LGD securing the Tiny against EG Tiny. Kita niyo naman how effective Sumail can play the Tiny. Kaya mukhang LGD are going to lock it up for the third pick para sa side ng Chinese squad. Pati po kay Mananski 69, hello. Mananski 69. Ayan. EG still not top tier. Go to tier 1. Ayan. Go to tier 1. Third pick naman for the side of EG. Sino kaya? Best of 3.
Gosh, the ruler of Kevin. Gosh, the ruler of Kevin. Hello, hello. Pabati po sa akin na Tonton Alarcon. Bayan, Tonex. Hello, yan. Mamaya babatiin kayo isa-isa. Toby Zetsu, ayan. Toby Zetsu, hello, hello sa'yo. Toby Zetsu, third pick pa lang naman tayo. For the side of EG Bloodseeker, tinanggal na rin nila dito. Draw Ranger, tinanggal na rin nila kagad. Pagdating pa lang ng third pick. Pero ito, Undying. Undying para sa third pick ng EG. Maganda nga pang lane harassment. It's either itapat mo dun sa carry, magandang pang sustain. Also, yung napakasakit na tomb. Sakit sa ulo. Lalo na yung, I think, level 25 talent na ito ni Undying. May summon ka. Namatay ka na. May sasummon ka pang tomb. Hindi mo nalam sinong uunahin mo sa daming zombie apocalypse nagkakapitan sa'yo. Hindi ba si Fly, Captain? Ayan. Ano nga yun? Solo-ease talaga tayo ngayon. Uy, si Aki Yakawa. Hello sa'yo, Aki Yakawa. Grabe, OG prop. Hindi ko inakalang imagine bago mag-TI na buo roster nila. Finals agad TI, save last TI na. Pagbalik TI 8, Grand Finals pa. Ako, grabe. Grabe talaga tong OG. Lalo na si Topsan. Oh, invoker lang alam niyang laruin. Invoker lang talaga. Pero fourth pick naman sa side ng LGD. It's going to be the Bane. And magandang pang defensive sleep. Again, sa EG, ito yung may mga maganda pang save, maganda pang lane harassment din, lalo na yung brain sap. Also, yung enfeeble niya. Maganda pang tanggal ng damage yung safe lane or yung carry ng enemy team. But, Alchemist. Uy, Alu Akbar! Ayan na! Nilabas na, Alu Akbar! Ni Sumail. Fourth pick for the side of EG. Alchemist. Nakakita niyo naman yung Alchemist performance niya Sumail ng isang araw. Mala Alu Akbar galawan. Tanong kung maka-Alu Akbar ba siya ngayon. Ito yung aabangan natin. Ayan na, Alu Akbar. Simulan na. Simulan ng Pakistani Dotes. Fourth pick Alchemist para sa side ng EG. Tuturuan na mag-alay. Pero tanong kung kaya ba nilang. Kaya ba nilang sabayan yung PSG LGD. Yun yung tanong. Ayan na, maglalabas. Bombahin mo. Bombahin mo ang katawan ko, sabi dyan, ng LGD. Mukhang Sumail. Init na init, fourth pick kagad. Minsan nila last pick nito, pero ngayon, pinort pick ng EG. Gusto nila lang isecure. They have the Gyrocopter. Sipin mo Gyrocopter, may hyper, may reliable hyper carry ka late game. Tapos meron ka pang Alchemist. Ang hirap nyan. Ang hirap pagsabay-sabay nyan. Suntukan na! Bakbakan na! Ito, for the side of EG naman, last ban nila. Sino kaya? Sub Hype. Sino to? Si Drake? Drake ba to? EG na to. Galing akong future, pero kung nagaling kang future, bigyan mo din ako ng future something dyan, no? Joke lang. Ayan, shoutout kay Alvin ng Mineski Intramuros na matutulog na, sabi ni Yadshira TV. Ayan. Hirap naman kontrahin yan. Hirap talaga. Boxing round 1. Paul Morningstar, boxing talaga. Nilang boxing, Muay Thai pa. Mixed martial arts action talaga mangyayari dito. Pero last pick sa side ng LGD, it's going to be the Spectre. At mukhang dalawang late game bakbakan makikita natin dito. Spectre para sa last pick ng LGD. Kompleto na yung ating draft. We will head ourselves into the game. Best of 3 game number 1. Lower bracket finals na po. And mananalo will be facing OG for the best of 5 grand finals mamaya rin. So, mga natin, after 3 hours ng bakbakan, magkakaalaman kung saan mapupunta itong LGD at EG. Orbs, yung issues ng Facebook, yung binangga ni Crit si... Oo nga, nakita ko kanina. Yabo to 24. Binangga ni Crit. Ay, tama, Eric. Binangga. Kung ako binangga, sinapak ko yun. Ano problema mo, oy? Kasampaling ko talaga yun. Tatanggalan ko ng tinga. Hanapin ko yung kasuluk-sulukan ng ngipin niya, tatanggalin ko yung tinga. Gagamitan ko ng dental floss. Yung dental floss, masakit yun. Makakatikim ng dental floss yun. Tingnan mo, hanapin ko talaga. Kung ako yung binangga, tanggal tinga mo sa akin, uy.
Ubus na nga eh, lahat nga ni-recycle ko eh. Tingnan mo, puro recycle lang ginawa ko sa ano, sa level pa 800 ko. Limang beses lang ako bumili ng levels, nakachamba ako ng 50. Tapos puro recycle. Ubus na 'yung pang-recycle ko kaya. Tingnan natin kung sinong mananalo. Seryoso, puro recycle ako ng 800. Nakakaswerte lang talaga ako sa box. Para pareho kami ni Sir Mike. Ang bilis ko makaswerte nung yung 50. Ilan ba nakuha? Hindi ko matanda nila nakuha kong 50. Basta nakakuha ako ng 50 agad. Ha? Maas? Si Weepies. Ano? Tatlong? 666. Hindi. Nulo. Kaya pala pinupusit si Tangka na eh. Pinupusit si Tangka na eh. Level mo pala 666 eh. Ha? Sino? Sabi ni Sir Mike, shoutout daw yung babaero, sabi ni Sir Mike. Si Chero. Sumunod lang ako ha. Wala akong alam dyan. Bahala kayo. Kung babaero kayo dyan, wala akong pakialam sa inyo. Magsama-sama kayo dyan. Pero pakilala natin yung mga player natin. Game na. Suntukan na. Finish na. Pakilala muna natin. Nope, si Eric. Wait lang. Nagko-concentrate si Eric. Ayan. Sa pa Eric. May ano yan? May points yan wala. Pakilala nga natin yung mga player. Ah, wait lang. Dota 10 muna. Pero P-short. Op. LGD, PSG, saan lang punta? Hoy! Dito ka lang, hoy! Yes! First blood gagad for the side of EG. Ngayon na, EG. Ayan, pakilala na natin. Pwede na, tapos na sila magsuntukan eh. Ayan, side ng EG, Sumail on the Alo Akbar or Alchemist. CRTZ naman on the Gyrocopter Fly naman para sa kanya Undying. S4 on the Venomancer Crit. O na, the IO. Side naman ng PSG LGD, si Spectre ni Ame, si Somnus naman on the Tiny, Exnova on the Bane, si FY on the Earthshaker, at si Chalice Pempenko para sa kanyang Enchantress. So, yan, dalawa-dalawa. 2-4-2 runes lang yung nakuha ng dalawang teams. Ano talaga? Pag nakainom ng energy drink, yung masarap na energy drink, sino po ang pinaka hindi naliligo? Huwag mo nang tanongin, oy. Sumang-iban kita sa chat, ha? Sumang-tanggalin kita sa chat. De, joke lang. Joke lang, pero, eto, back to the ball game. Mid lane against the Tiny. Maganda yung pang-burst ng Tiny, pero sa ngayon, hindi niya kayang i-burst down. Yung Alchemist, nang walang tulong. Kailangan niya pa mag-scale up. Kung gusto niya patayin yung Alchemist, ng tulo yan. Kailangan mag-scale muna to level 15 itong Tiny para makakuha niya yung pang-burst dun sa ano, pero wait lang. May namatay na naman dun sa may bottom lane, pero on the side of EG, Venomancer will be taken out and it will go to X-Nova. Kapatid ni X-Videos. Pinsan ni X-Vids. Oh, yun. Again, back to the ball game. Ayun, mahirap i-solo kill itong Alchemist. Once na mag-hit siya ng level 6, it's time for Sumail to start his farm, to start the aggression, to start the Alo Akbar. Pero wait lang, merong net. Galit na galit itong LGD. At mukhang crit, makakatakas lang. Pero yung homing missile ni Sumail, ni RTZ. Mukhang yung laning nila ngayon, tinapat nila dun sa Spectre yung Gyrocopter ni RTZ. And then the bottom lane will be handled by the Venomancer naman. Tagal lang magka-Ame Junior. Ano mo, ang top lane. Rotate na kagad din dito yung Bane. Na they will try for a full force aggression against the Gyrocopter na ito ni RTZ. Pero yung Gyrocopter, tuwing nga si RTZ gumagamit, ang lambot. Mostly malambot. Tapos, ginagamit niya kagad kadalasan build for the Gyrocopter. First build BKB direkta Aghanim Scepter pang side gunner para dito sa Gyrocopter. Is RTZ cursed? Titingnan natin. Dito natin malalaman kung RTZ is cursed ba to or they will head into the best of 5 and face OG. Pero yun, avalanche na naman. I-avalanche mo, baby. Kung ikaw may avalanche kami, may bomba. Bombahin mo.
ang bato ko. Ito si Somnus. Pero Jack Dotto, nope. Uy. Jack Dotto, bleed blue. Bleed blue ka pa? Bleed blue ka pa, Jack Dotto? Pareho tayong bleed blue. Laba tayo dyan. Bleed Red Bull. Laba tayo dyan na Jack Dotto. Naghihintay ako sa, ano, sa winnings. Sa winnings niya atin. Pero Chinese Dots by the... Pero eto, avalanche naman. Bato-bato lang kay Sumail. Pero Sumail, sila at level 3. Abang makaka-recover lang dito yung... makaka-recover lang dito si Tiny. Abang eto, may rotation na kagad. Coming from the ES, top lane naman. Grabe yung aggression dito, ha. Spectre at etong Bane. Brains up lang. Sapat na. Para dun sa IO. At infeeble lang. Binabato kagad nila kay RTC para ma-delay or mahirapan sa pagpa-farm. Habang may deep ward naman para sa side ng LGT. Na nakatambay kagad dito. Pero Sumail, babalik kagad. At diretso, fountain muna. Oh, wait lang. Homing missile. Patuhin mo. Hampasin mo ng bola-bola. Itong si Spectre. At Spectre, makakukuha dito ni RTC. O ba naman, hampasin ng itlog ng IO. Patay ka talaga. Ball naman tawag doon, diba Mike? Balls, ilang balls ihahampas ng IO sa'yo? Apat. Talaga nga, may hilo ka nun. Apat na itlog, yan pa sa'yo. Durog ka talaga. Oh, ito si Chalice, instant heal lang para sa kanyang Enchantress. Try ko nga mang Enchantress, no? Mambuli ng Enchantress. Pero, wait lang. Ito nga si Fly. O na the Earth Shaker. Up, wait lang. I mean, ito top lane naman. Ito na naman yung aggression ng RTZ together with the IO, pero mid lane. Ayun, kumuha na ng puno dito si Somnus. Abang, ito naman. Sumail. No, troso na, idadaan sa troso. Kung hindi mo kayang patayin ng bato, trosohin mo na sa likod. Daan mo na sa troso. Oh, eto, si Earth Shaker ni FY. Tingnan natin, si FY ah, nung kanina umaga, yung game ni FY, sobrang ganda with the, ano nga ba yun? Clockwork. Most of the time, lahat ng rotation, lahat ng kills sa kanya nang gagaling. Pag may dalaw si Clockwork, may siguradong kill for the side of LGD. Pero sa ngayon, hindi pa natin nakikita at nararamdaman yung presence ng kanyang Earth Shaker. Pero once na makakuha ng Blink Dagger yan, game time na to para dito sa Earth Shaker ni FY. Abang ito naman, itong si Fly. Mga daan na tinatry ubusin yung atabs dito ni Enchantress. Tanggal ang agad ng advantage dito yung Enchantress, yung early push nila. Wala nang ano, pero dito nakakita niya kagad si Sumail. Aagawan pa ng farm dito si Alo Akbar, oh, makikipag-agawan pa talaga si FY at panggulo sa buhay mo. Itong Earth Shaker, pero mukhang mid lane na iwanan, free farm para dito sa Tiny. TP out lang para doon sa Enchantress at Chalice, makaka-recover lang. Pero to, top, papindot nga Eric nung ano, network. Pero yan, network natin, nasa taas itong Tiny, Somnus. Tingnan natin yung magiging presence na ito mamaya once na mag-online at ma-hit niya na rin yung mga item timing niya. 6 minutes in, 2-1 yung score. Top. Labon top pa to. Tingnan natin na. Pero ito, FY na naman. Iniispatan talaga si Sumail dito. Hindi pinapabayaan. Bantay sarado. Pero ito na yung Haze Rune. On to the top lane. RTZ and the IO. Nasa delikado. Takbo. Trosohin mo ko. Dito sa may top lane. And then, andun yung Avalanche. Toss on to IO. At yung IO, hindi na bumaba. Pagbato pa lang sa taas. Hindi na bumaba, hoy. Pero ito naman, RTZ. Try tumakas into the three lines. Pero, oops. Mahabol pa rin, Rocket Barrage, ibigay mo. Pero yun, nag-expire na yung haste dito. TP coming from the IO and Somnus, hindi na itutuloy yung kanyang aggression. Napunta na, pagkabato mo dun sa IO, wala na. Direkta na langit. Pero yun na naman, Somnus. Gusto na namang may mapita Spectral Dagger. Pero nandito na agad si Fly on the Undying. And then homing missile na ibato na. Oh, bato na ba? Missile. Oh, may narinig ako homing missile pero hindi binato. Ano yun? Uy! Okay, tayo kay Sumail farming the mid lane. Ayan, medyo quiet yung early game natin ngayon. 7 minutes in at 2-2 yung score. At both lanes. Lahat ng lanes. Steady farming lang muna daw. FY. Paikot-ikot.
At lipat sa mid lane, pero ito mukhang i-smoke na agad. So Omnus mapapop, so mayroon naman yung makikita nila dito. Maabot na malila, Avalanche umabot on to Alchemist. Alchemist will try to escape, pero the toss is on point. And then yung throw sa Negro dito ni Somnus, aabot kay Sumail. Sumail will be taken out. At Sumail, tingnan natin kung ma-shutdown nila yung Alchemist ng Sumail nung isang araw. Tinry nilang i-shutdown, pero not completely. Nakakuha pa rin ng 13 minute Radiance timing itong si Sumail plus the Threads. At nakapag-online pa rin. Tingnan natin kung mapipigilan nila ngayon yung Radiance timing nito ni Sumail on the Alchemist. At meron silang warding dito sa may gilid-gilid. At mukhang Sumail, bantay sarado na talaga siya dito ng Tiny, pati yung support ng LGD. Mid tier 1 tower, binabakbak na rin ng Tiny. At mukhang ito na naman, Tiny, ispatan na naman si Sumail dito sa may gilid-gilid. Ito, FY naman. After mag-rotate ng Tiny, it's time for FY to scout itong si Alchemist. Losing na yung predict ni Eric. Losing ka na daw pala, Eric. Losing ka na daw pala. Pero, ngayon, tap. Pero ito, Somnus merong Arcane Rune available. Ang mga top lane na naman. Binata na naman ang hotdog ni Aljur on to Spectre. Call down, bibigay, pero hindi na itutuloy dito ng EG. Yung top lane push nila. Ano ba itong langaw na to? So, parang si Sumail, parang nilalangaw na rin dito. At hinahabol ng Tiny. Nakaling sa mid lane. At Sumail, kailangan makakuha. Matimingan niya ng maayos itong Radiance timing niya. Pero yun na naman, hotdog ni Aljur. Binato na naman kay Ame. Ame ha, balagsakan mo ng bola-bola. Abang ito, inabutan ng Fissure. Itong si Io, nandun. Pero umabot yung tower damage. At shared kill para sa side ng LGD. Habang Ame naman, inahabol onto the 3 lines. TP for Ame. And Ame will escape. Sayang yung kill doon ng LGD. Kung nakuha nila yun, napakalaking kill sana for the side of LGD. Pero to S4, ini-S4 dito. S4 20. Op, tatry niya micro hindi ito si Chalice. Chalice naman gusto lumaban. And then the close range combat on to the Enchantress. Nabduraan ng Lason. Enchantress dying inside to hold you. Pero yun, nakakuha na nga nila itong Enchantress sa may bottom lane. Shoutout naman po from Portland, Oregon. Sabi ni Kayanet. Pero wait lang, hinabol na. Binigay na yung Spectre Hunt at RTZ mamamatay dito sa may top lane. Pero IO, andito binabakbak nila S4 nagbigay ng Poison Nova, iputok muna. Pero ito, nilalabanan nila, pero iniwan ng IO. And IO mamamatay pa rin, pero Fissure na ilabag. Ganun nangyari sa EG, truly top tier. Pero makakuha muna sila ng Earthshaker na tatlo mamamatay sa side ng EG. Pero S4 with the double kill, grabe naman. Lasunin mo ko, baby. Sabi dito ng Venomancer ni S4. Grabe, sakit ng lason. Diyos ko. Ano? 3-3. Pero wait lang, hotdog na naman. Binigay dito. Homing missile will collect the cooldown. Pero inapain damage yung FTZ. Pero uy, may sustain nga lang dito yung Enchantress or si Chalice. Pero ito naman, trabaho lang para kay Somnus. Pagkatapos mo sa mid, diretso ka bottom. Diretso bottom kagad yung ibabanat mo. Abang ito, top lane naman. Tatatluhin na kagad nila. Ame, kailangan mo mag-ingat dyan. Isang hotdog combo lang to eh. Isang homing missile, pero nandyan na yung barangay neto ni Chalice. At mayroong stun. Kailangan mag-ingat dito nila RTZ and the crew para sa side ng EG. Abang Sumail naman, tambay muna sa jungle. 13 minutes. Wala pa siyang Radiance. 1.6k gold pa lang. Wala pang sacred relic, Diyos ko. Sacred relic, ano yun, Mike? Sacred, wala pang sacred relic, no? Sacred relic?
Sa akin mo to! Pero yan na! Bumain mo yung top lane! And then the Enchantress nasa Delicado and it will be the call up for the side of EG! At the Enchantress mawawala dito sa may top lane. Pero Ame, gusto lumaban. Andito pa sila FY. The rest of LGD. Dinala na yung buong tropa para sa side ng LGD. Somnus, humahanap ng biktima. RTC, ilipad mo na. Kailangan mo na tumakas dyan. Pero naduraan ng Lason. Somnus, nabate. Binato ng hotdog dito sa may top lane. Somnus, tinamaan. Nasaan yung follow-up ng EG? Pero Somnus, gusto pa lumaban. May avalanche, fiend's grip. Kinamay si Arthur. Arthur, mamamatay. Echo binigay. NEG, kailangan na mag-retreat. Spectral Dagger, pinato. Punit! Yung bola-bola sa may taas. Pero Poison Nova, laikumit na. Somnus, mamamatay ba? Somnus, mamay. Ay, 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 ay. Somnus, makakapag-recover pa. Pero yun, namatay din. Ito nga si Bane. Abang ito naman, Ame, going for the Undying. Undying will be taken out as well and four to be taken out on the side of EG. 8-11. 8-11 and EG. Sumail lang yung natira. Patingin nga si Sumail. Papindot nga Eric ng Sumail. One, ayun, truly top. Ayun, may, biglang may 3.2k gold from out of nowhere. Watch out, watch out. Mayroon na nga 3.1k gold. Ayun, 13 minutes. Matatimingan niya pa. Mga 15. Siguro 15 minutes makaka-radiance pa to si Sumail. Pero ayun na, si Sumail. Malapit niya ng matimingan at 3.7 ano yan Mike? Sacred? Sacred Relic? Sacred? Sacred. Ayun, Sacred Relic. Bili tayo Sacred Relic mamaya pag may pera na tayo. Pero ito, Sacred mo to. Nakakita si Fly. Fly hindi nakagalaw. Fly mamamatay. Fly talaga. Pabalik ng fountain ha? Para dito kaya Fly sa side ng EG 8-12. And EG, pero maganda dito sa side ng EG, yung network pa rin ni Sumail, nasa 1K. Siya yung nag-a-attack at siya nagbabalanse ng network lead ng LGD. Pero tingnan natin. Ayan, kumakanta si Sir Mike Dizon. Tabi ko, pero op! Minigay yung nandun, yung cooldown. Pero yun si RTC. Pagkalapag niya ng gold down, pero ay, Sumail! Nahuli ng kamay at Sumail mawawala. Diyos ko, saan sa mata? Oh, pero I.O. Binato ng troso. Makakatakas lang. Buti na lang wala ng Spectre Hunt available para dito kaya Spectre. Diyos ko. Ang sakit na ng LGD. Hindi naman ganito maglaro LGD dati ah. Bakit ganun? Ba't biglang gumaling yung LGD? Anong nangyari? Nabigyan ng napainom ng Chinese na gamot o kaya nagpungsoy na tong LGD. Pag yung paa mo daw nakatutok doon sa swertihin ka, hindi ko alam kung anong klaseng pungsoy yun. Pero nagpungsoy na yan. Pero nagtanggal na ng malas si RTC kasi hindi na natanggalan ng malas eh. Itong Chinese nagtanggal ng malas kaya mukhang maganda yung laruan nila ngayon. Ano to, Sumail? Ayun, Sacred. Sabi nga ni Mike, Sacred Relic. Nandyan na, para kay Sumail. And yung Radiance na lang kulang dito ng Alchemist para mag-online. Pero tanong, yung pag-online niya ba magiging enough para sabayan itong LGD? Binangga kasi ni Big Daddy na sumpan tawag doon? Shoulder bump. Hindi man lang peace bump, shoulder bump. RTC, galit na galit. Binagay niya na agad yung hackdog. Hackdog! Binigay! At ayun, yung Enchantress na tatlo. Hindi kinaya ni Enchantress. Ikaw ba naman? Helicopter yung dala mo eh. Yung isa, machong patay. Anong gagawin talaga ni Enchantress dun? Talagang tatayo na lang. At nga. Ito, Ame on the bottom lane. Ame, may pagsabayan dito ng farm kay Sumail. Sumail naman, meron ng Radiance. So, Radiance timing ni Sumail, it's 17 minutes to be exact. 16 minutes. Pero meron ng smoke dito para sa side ng LGD. Uy! S4! Avalanche! Uy! Patay! Para kay S4 at S4, walang nagawa. Monster kill na for Somnus.
pinalo sa puwit, pahingan ng cream, oh, sarap naman. Oh, habang nga natatalo muna yung EG for game number 1, mag bibiskuit muna tayo. Hindi lang si Tiny, meron din si Arthur. Ayan, oh, homing missile, lalaki ng homing missile niya. Smoke na agad for the side of EG. Hindi ko maramdaman yung ano ha, yung palag ng EG ngayon ha. Parang all of the time LGD in control. Habang wala silang vision dito para kay Tiny, nakita na agad sila ng LGD. At mukhang EG aatras muna, cooldown, defensive cooldown na lang yung ginawa dito ni RTC para hindi sila abulin ng Chinese Dota. Ano yan? Sacred relic kasi. Sacred. 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 Alright lang. Homing missile na naman. Pero yun. Defensive sleep lang para kay Xnova. Yes ko. Binibasical lang sila ng LGD ngayon. Tapos hindi natin makita na ganito gumalaw LGD. Pero ngayon yung galawan ng LGD. Naku. Na plancha. Hindi na plancha, hindi. Kahapon, durog LGD. Mas maganda galawan nila ngayon eh, compared kahapon, natuto. Kumain ng ginseng. Hindi, yung hotdog ni Tiny, malambot. Di ba, kita mo naman. Nilunok ng Chinese ng Pong Soy. Nilunok ng Chinese ng Pong Soy. Wala kasing, hindi sila nag-all chat ngayon ha. Hindi sila nag-iingay. Wala tayong lakad matatag ngayon. Nakakapanibago. Disiplinado lahat ng player. Pati yung mag-boat teams. Mga wala din nga the next level play. Pero ito, the next level play ba ito? Nandiyan na yung smoke. At ang mga EG. Gustong bumawi. Gustong pumatay. Hungry for more. Hungry for the championship. Andyan na yung Radiance, andyan na yung Dagger. Kulang na lang ni Sumail, Octa rin core. At yung Alu Akbar. Pero uy, sino nga Alu Akbarin mo yan? Pero yun na nga, na Alu Akbar na agad. Bane, nasusunog unti-unti. Pero yun, tinamaan ng Brains Up. Andun yung Fissure, andun yung patulog. Cooldown binigay, tatama sa dalawa. And it will connect RTC and EG. Trying to zone out LGD. Pero hindi nila tinuloy. Pero kinamay si Sumail. Yung Tiny may double DD. Kuya, ang sakit! Kuya, wag po! Ang sakit! Pero Echo's Lamb binigay. Dalawa mamamatay sa side ng EG. Somnus on a godlike streak. Ame trying to find more. On to S4. Poison Nova pinutok na. Pero ito, inabutan pa ng Fissure sa dulo ng walang hanggan. Coming from FY. And then the IO to fall as well. And EG falling one by one. Till it's done. Sabi nga nila sa kanta. At EG 5 to fall. Full team wipe para sa side ng LGD. Ang sakit-sakit. Ayan. Walang Garaya TV. Hindi ko alam. Pero, meron. Meron. Naloko niyo ako eh. Eto. Spectre. Si Spectre. Paridians na rin, bay. Anong kailangan nila dito, bay? Paridians na eh. Sakit na ng double DD. Kahit talaga double DD, dalawang diva naman yung tatama sa'yo, iiyak ka talaga. Double DD talaga. Oh, double. Titignan ko sino makakaalam eh. Buti napapansin nila eh. Kala ko hindi nila mapapansin eh. Pero yung Radiance na ito ni Spectre ha, online na, 21 minutes. 21 minutes. 9 and 20. EG. Performance wise, mas maganda yung laruan ngayon ng LGD. And LGD. LGD going for the bottom. Bottom tier 2 tower ng LGD. Hello, man. Don't fly. Try nilang kontrolin na itong map ng against LGD. Pero mukhang LGD, composed na composed yung laro nila. Mas planchado, mas pulyado. Habang Tiny naman, pa-blink dagger na rin. So, meron ng Force of Initiation para dito sa Tiny. Meron ng dagger, meron ng Shadow Blade, kumpleto na.
At sumail naman, dagger pa lang. Hindi pa natin makakita yung mga Allahu Akbar na galawan niya para sa Tiny. Mas masarap pa yung biskuit. Oh, syempre. Bawal yan, bawal yan. Sarap talaga. Sarap talaga pag dito ka lang sa studio. Chill. Pero wait lang. Aray ko, be. Unit. Wala na ako masabi. Double DD na naman. Dalawang DD na yung nakuha niya doon. Kanina pa yan. Kanina pa yan, bes. Ilang DD ba yung gusto mo? Dalawang DD. Reset. Hindi, wala naman ako. Double damage. Ano ba? Wala. Dapat tayo dito. Ulsam. At mukhang AG ah. Hindi ko alam saan mapupunta yung buhay ng AG ngayon. Yung Tiny, malapit ng kumunat. Malapit ng tumigas. Meron ng Heart of Taras na. Nakambang, naka-ready na yung Heart of Taras dito ni Tiny. Pero 500 gold pa rin. Pero, oops, may makakita na naman dito Somnus. Somnus, kung kahapon, Stormnus. Ngayon, Somnus naman, Tiny. Pero yung gyro ni Arthur, nasan na? Saan na lumipad? Lumipad na sa dulo ng walang hanggan itong gyrocopter ni Arthur. Ayan, nag-smoke na yung EG. Lang, sinisipon naman ako, makakuha ba sila magandang timing dito. Pero sa entry na ilapag, ito mais pa rin na Somnus. Pero yung poison sa dulo, hindi umabot against Somnus. Kulang, maliit yung hotdog ni Gyro. Hindi kasha. Masyadong matigas yung Tiny dito ni... masyadong matigas yung Tiny Somnus. Hindi kinakaya ng EG. At, Tiny. Mahanap na naman bottom lane na pinaparm lang ni FY. Plus the creep wave now going for the Aghanim Scepter. Etong si FY. May sakit. Sarap ng cream mo. Mas masarap yung cream mo kaysa sa EG. Pero yung EG, hindi ko alam nangyari sa EG. Nahype ako sa EG masyado ah. Gusto ko makita yung fly versus no tail. Share ko lang talaga. Somnus. Balik tayo. 1.2k gold. Sino ba nagpasimuno? Ako nagpasimuno nung hackdog. Hackdog ni Aljur. Gamit ni Gyrocopter. Pero yung hackdog ni Aljur, walang magawa. Walang maiba to. Since, mas matigas nga yung bato nito ni Tiny. Habang Somnus naman, unti-unti nang tumataba yung heart niya. Heart-heart. May isang heart. Heart-heart. Matik. Ayan na. Manta style. Pero unti-unti na nag-o-online dito ah. Execution na lang kailangan dito ng EG. Pag na-execute nila, nabigyan nila maayos tong LGD. Kayang-kaya nang ituloy-tuloy. Isang magandang umaga! Kay, ano to? Kenneth Tulit? Ano yan? Kenneth Tulit? Kala ko, Kenneth Tulit. Kenneth Tulit pala. Bottom lane naman, FY. FY 1.5k gold. Ito parang ito yung napanood ko. Pero ito may Pipe of Insight na yung Venomancer na kinakailangan nila para manigit yung magic damage ng LGD. Plus meron ng Manta style dito si Sumail. At mukhang didiretso Octarine Core na kagad. Pero ito didiretso sila sa Roshan. Ito nga EG. Pero Spectre, kailangan nila magingat ha. Merong Hunt yung Spectre dito. Yun nga lang, naglapag na sila ng Tomb at handang lumaban dito yung EG. Tinatry nilang i-zone atong LGD pero Hunt binigay na, maayos pa nila yung EG dito. At EG, where will you be? Sabi dito ng LGD, nawala na yung Spectre Hunt. Itong si Chalice, andito pa rin sa may Rosh Pit pero yung atabs ng Tomb, ginagalaw dito yung Enchantress and the rest of EG. Lumabas muna ng Rosh Pit, ingat muna.
May ES. Uy, uy, uy. Eh, kuslang majama talaga. Ano yan? Orb, sino nagpasimuno ng sa Monday pa daw yung laban? Hindi ako yun. Hindi ako nagpasimuno noon. Pero, 9 and 21. 3K net worth lead. Etong LGD. At di tinuloy ng LGD yung kanilang Roshan. Galit na si Eric eh. Triggered na. Lubog mo na. Lubog mo na. Yung mukha ni Eric parang ano, parang EG. Parang yung mukha ng EG. Dire's top tower is under attack. Paglaki mo man. Wala, wala ka na. Pero in demand yung Tiny at ES. Yun nga, mabenta nga eh. Niisip ko na lang kung paano makakapalag yung EG. Ayan na, may Spectre na naka Regents, may Spectre na naka Manta. O pamanta style. Pero yun na naman, naispatan na naman nila dito. Nakakita na naman sila dito ni Enchantress. Pero yun, naduruan ng Lason dito. Basang-basa sa Enchantress ng Lason. Pero naiba to yung op. Pinalabas, binato ni Tiny. All down, walang tatamaan. Eto, kumpulan na naman sila. Pero BKB, pinap na agad ni RTZ, Arthur. And EG, being zone out lang. Pero yun, kinamay si Arthur. Ekos lang, binigay. And EG, dropping low dito si X-Nova. Pero nandun yung defensive slip. And the rest of LGD, makakuha na isa. Pero buyback na mitang agad. Pero yun nga lang, may mamamatay na naman. Alchemist ni Sumail, mabibigyan. And eto naman, Earth Shaker. Nadamay, pero nagsibayback na dito yung LGD. Gusto lumaban, and Janeres makukuha. Pero Somnus going in for the undying. Lahat nagsibaybackan na, pero Creed mapapatay pa rin. Dalawa yung makukuha sa side ng EG. Abang S4, S4 20, takbo. Sabi dito ng LGD, saan ka pupunta? Nandun yung Yulz, Fissure. Ayun, wala na. Ubos. Tapos ang Dota ng EG. At tamo ang LGD. Sila na yung tatapos ng Roshan. Pero yun, may buyback na naman ako narinig. Gusto talaga nilang i-contest. Andito si Fly. Pero nasan yung the rest of EG? Na-block nga lang dito itong Venomancer. Pero Arthur, back to the ball game na. Op, nailapag yun to. Makukuha ba yung Roshan? Yun yung tanong. Gusto kong malaman. Walang sagot sa tanong. Pero wala pa nakakakuha na Roshan. Yun nga lang, Ame. Nakakuha na. Eh, BKB, pinap na agad dito ni Arthur. Pero the rest of EG, kailangan nang mag-retreat. At Ame, securing the Aegis of the Immortal sa ating 28-minute mark. Sumail, walang magawa. Laging may nahuhuli ng pinscript. Pag nahuli ng pinscript si Arthur, tapos ang boxing dito sa side ng EG. Pero tingnan natin. Shoutout naman po kay Tensquel. Ano ba yan, Tensquel? Shoutout sa mga batang kanal ng Pacific Intramuros. Ayan, Yadstrat TV. Babaho nyo daw, sabi ni Sir Mike. Babaho nyo! Sabi ni Sir Mike. Pero, biro lang, syempre. Uy, shoutout sa TNC Binyan. Idol Nick. Uy, mukha na ba akong Nick ngayon? Mukha na ba akong Nick ngayon? Mukha na ba akong walang leeg? Mike. Mangin na mo, Mike. Joke lang. Joke lang. Oh, tingnan natin EG. EG. Kailangan nila 11.26, 7k net. Pero maganda yung ano dito ng EG, ha. 11.26. Lamang sa kills yung LGD. Pero yung net worth naman nila, hindi ganun kalayo. Hindi ganun kalayo. 7k. Yun nga lang, may balancer. Yung Alchemist. Siya naghahatak na net worth. Pero di sa may top lane. Arthur, pinap na naman yung BKB. Laging defensive na yung BKB, pero nahuli at kinamay yung helicopter dito ni Arthur. Abang lumalaban si Artis, si Ame, makakuha na naman ng kill. Crit mabibigyan. Arthur, mamamatay. Siguro dapat tinigil mo na lang yung pagtakbo mo. Hindi ka naman na rin makakatakbo. Diyos ko. Pero tingnan natin saan mapupunta itong EG. EG, grabe ah. Wala silang mapatay. BKB nila, defensive na lang ginagamit. Kaso maganda din yung pick na bin dun eh. Pasok sa BKB. Yung pins grip. Pati yung Enchantress. Walang magawa dito yung EG. Meron pang Aegis of the Immortal.
So wait lang, nahuli naman nila dito. Ayun, yung Pain. At least may nakakuha silang patay, yung EG. Ayun, wala na, tapos na. Comeback na to ng EG. Pero Heart of Taras na yung Spectre. Ang dami pa nilang kailangan gamit dito sa side ng EG para lang ma-shutdown yung Spectre eh. Bane pa lang, hirap na sila eh. Paano pa kaya? May Heart of Taras na itong Spectre. Diyos ko. Eh, pero hindi natin alam. Hindi natin malalaman. Hindi natin masasabi. Hindi pa tapos. Pero yun, double heart. Heart. Opa! Dalaman na yung Opa dito. May heart na yung Tiny. Pati yung Spectre. Bigyan mo pa ng heart yung Enchantress. Triple heart. Heart talaga. Pero yan, shoutout sa ating 520 viewers. Kailangan lang Divine ni Miracle. Wala si Miracle dito. Yun, binigay yung Divine. Binigay niya kanina umaga. Kailangan makakuha ng Divine. So, tingnan natin na saan makapupunta. Divine na lang kailangan. Siguro kailangan na ng Divine dito. Hindi pwede sa Alchemist. Ang bilis din ni Burst. May pang-hold din dito yung LGD. Si Arthur pwede pa mag-divine. Pero kita niyo naman yung gamit ni Arthur, hindi mo mapakanabangan masyado maski may damage. Ano, saan mo ibabato? Namamatay ka bago pa mag-clash. Pero ito, binibigyan nila yung Spectre. Pero Spectre, kita niyo naman gano'ng katapang. Yung cooldown, halos wala ng damage yung Enchantress. Diyos ko. At ako'y sinisipon at naiiyak sa lagay ng AG ngayon. 11k na yung network. Biglang nga bumulusok pataas. Kanina, balance pa ngayon. Imbalance na. Balance na yung buhay ng EG. Bumili ng Divine kung gusto na umuwi. Oo, pwede. Kung gusto nilang umuwi. Gusto nila isuko yung game 1. Pwede. Oops. Andun yung homing missile. Umama kay Tiny. Pero anong gagawin ng EG? Eto, tatayo na lang habang kinukuha yung Tore. Isipin mo, nanonood ka habang inahampas ng ibang tao yung Tore mo. Hello, oh, panonood na lang dito yung EG acid spray. Lalagay nila pero yung tier 3 mid tower will be taken out on the side of EG. At EG wala magawa pero to nahuli si Sumail. Nahuli ng Pain's Grip. Diyos ko Lord, Sumail, paktay ka diha. Echo Slam pinasok sa loob and doon yung cooldown pero buhay pa rin yung Earthshaker. Buyback inumit na kagad dito ni Alchemist. BKB gusto lumaban nila Arthur. EG going and wants to fight pero Ame buhay na buhay, trying to take down the tomb down pero ito naman Chalice on a killing spree taking down another hero on the side of EG. Wala na si Io. Buyback inumit na andun yung Poison Nova pero ito nagsisitipi yan na sa may taas. Andun na si Sumail with the unstable conduction pero Sumail dying din sa may likod and then Latos oy umabot yung unstable conduction niya pero Tiny mo ang EG taking down na 3 heroes dito sa side ng LGD. Nag-expire yung Aegis, no? Nag-expire na yung Aegis ni Spectre. Pero, ops, inabot. Oy, Sumail, huwag ka magpapakamatay ngayon. Kaka-buyback mo lang, tol. Maling galaw yan. Pero ito, malapit na yung kanyang Octarine Core. At simula na ng Alu Akbaran. Ayan na. Pero 15 and 31. 15 and 31. Anong nga mangyayari sa side ng LGD? Nabigyan yung Spectre. Ito yung maganda makita sa side ng EG. Yung Spectre na hindi mo mapatay kanina, nabigyan. Pero yun nga lang, maraming buyback inumit dun yung EG. Pero maganda din to. Nakabawi sila ng network. Nakakuha sila ng gold gain. Nag-gold swing sila. Pero ito, Exnova. Kapatid ni Xvideo. Buebuelo. Pero nandun yung fortification, tier 2. Ayaw pakuha ng LGD. Ayaw nilang mapigilan yung momentum na nasimulan nila. Pero yan na kagad. PSG, LGD, tipping in onto the mid lane. And then, oy! Inabutan yung tatlo! Pero Arthur, lalaban! May BKB pa ako! Hindi pa tapos! Sabi lang EG, boxingan na! Sabi dito na EG, pero dalawa mamamatay sa side ng LGD. And mukhang EG, may ingang ambak. Totoo na ba to? Ando na naman! Alu Akbar sa likod! Tiny ka pala! Tunaw! Pero nandun yung Echo Slam on to the rest of EG. Pero pinutok na naman ni Sumail. Alu
Akbar, nagalawan, pero inline specter, nahuli nila sa high ground, ame, binato ng stall, ayan na naman, Alu Akbar, all to Sumail, specter down, for the side of LGD, pero mukhang kailangan mo nang mag-regroup nito, tatlo nawala sa side ng EG, and the tier 3 will be damaged by the EG squad or Sumail. Pero to, kinakatok na ni Alki. Kailangan mag-ingat dito ni Exnova, isang Alu Akbar ka lang. Ayan na, inalu Akbar na. Tatry nila nga pa siya. Nandun yung Venomous Gale, pero nahuli na patulog. Buyback na may dan Spectre. Abang tier 3, makakukuha na ng EG, making a comeback against the Chinese squad. Pero Alu Akbar, hindi pa ako tapos, hoy. Mabuyback ka pa, hoy. Eto pa, meron pa. Ayun na naman. Pero mukhang eto. EG, kailangan na umexit ni Sumail. Manta style, landon yung Manta Dodge. Pero ito, inahabol, Alu Akbaran na pala. Gusto nyo, pero yun, naibigay na. Poison, on to the rest of LGD, pero grabe yung damage ng Enchantress, napag-guide dun sa high ground. S4, kailangan mo na umexit dyan. At TP out, Spirit Vessel. At makakatakas lang. Woo! EG, Alu Akbar, simula na, para kay Sumail. Ayan na. May Anthrax, merong Anthrax si S4, may bombang dala si Sumail. Ayan na, Pakistani dots talaga. Alay, ayaw ko kumalma, EG to eh. Gusto ko makita yung ano eh, gusto ko makita yung Fly No-Tail talaga eh. Fly No-Tail, Rivalry, yun yung gusto ko mapanood. Ayaw ko na ng Chinese, bahala sila dyan. PSG, LGD. Bahala silang mag-ano dyan. Bahala silang mag-dota dyan. Wait lang. Top lane. Bottom lane pala. EG. Kalma muna mga sir. Abi dito ng EG. Gyrocopter. Ayan. Shadowblade next item dito ng ES. Kailangan na mag-provide ng EG ng vision dito. Yep, they want to catch out the ES. Pero nandyan na yung Global Inspector. May nahuli dito. At Gyrocopter, bakit ka nandun, Arthur? Ginagawa mo. Arturo. Magugas ka ng pinggan. Ang ginagawa mo dun na may bottom lane. Pero S4. Naku, EG. Ginagawa nyo talaga. Ay, S4, tinatry niya dumikit para ma-reduce yung damage, pero S4, mamamata, ginagawa nyo, EG. Ginagawa nyo. Pero, ganun lang eh, parang binasikan ka lang, ginagawa nyo talaga. Yun na lang masasabi mo sa ginawa ng EG talaga kanina. Pero, tingnan natin. Op, Alu Akbar. Sinimulan na naman dito yung Sumail. Instant out para dito. Nailapag na yung tube. Alu Akbar, tumama doon kay Enchantress. Nasaan yung vision dito ng EG? Pero mukhang retreat muna tong LGD. Abang Tiny will take down the top lane of Rax. Top lane of Rax. Nakakuha na ng LGD. Down na to the range Rax. Dito yung side ng EG. And then Roshan tatry i-take ng LGD. Walang pang contest. Tingnan natin, kompleto yung EG dito, pwede nila i-contest. Pero mukhang delikado pa. At wala sa wisho yung EG. Pero EG, nag-start na mag-scan. Mukhang EG gusto lumaban. And habang kulang, pero makukuha nila yung Aegis advantage dito. Ito, ano na nangyari sa EG? Ginagawa nyo talaga. Pero ops, top lane. Dito si FY, farming still for the items. Pero grabe na yung damage dito ni F. Grabe na yung farm dito ng ES. Wala ka lang masyadong kailangang gamit. Pwede na lumaban. Tapos may Assault Keras pa dito yung 90. Diyos ko. Tignan natin. 21 and 38 ang score. At LGD. 21 and 38. Mga LGD nakabawi na Outer Shrine, nakakuha na ng PSG LGD. Tingnan natin saan na mapupunta. 555, ayun, 555, Karni Norte. Wala ba aming supply dyan? Karni Norte lang oh, kaya CDO. Padalan nyo lang kami, powered by. Kumakain din kami mga gamers, alam nyo ba yun? Kaya
Di porket gamer kami, hindi kami kumakain. Padala niya kami dalata dito, please. Top lane. Top lane, butas. Mid lane, butas na rin. Kulang na lang yung EG, butasin nyo. Pero 21-38. Bottom lane. May pressure na ng LGD. Oops. Ano natin? Ginamahan na naman. There goes homing missile. On to Spectre, bottom lane. Bato ng cooldown, pero nandun yung stun. RTC, pinasok niya, pero may damage na tumatama kay Arthur. Arthur, gusto lumaban, pero Arthur, natos. Ekos lama, jama, binigay dito sa side ng EG. And Arthur, mawawala. IO as well. Alu Akbar, inap ba para mapatay itong LGD. Yung 2, matitig na ng LGD. Wala pang namamatay sa side ng mga Inchik. Pero Inchik, pikit. Inchik, pikit. Andito na naman yung Alu Akbar, pero yung damage, napakasakit. Oy, Ismael! Ismael Israel! Wala na si Ismael really. Nawala na. 97 seconds and LGD. Mukhang tinapos nila yung game number 1. GG will be called by EG. And EG. Losing game number 1. Losing game number 1 sa ating lower bracket finals. So, PSG LGD, nakakuha na sila agad ng 1-win advantage against EG. Pero malalaman natin kung makakabawi pa ba itong EG at makahatak nila for game number 3. Again, yung matatalo dito, tanggal na. Yung mananalo will face OG for the grand finals mamaya. MVP! Bigyan ng MVP. Ayun, si Somnus. Sing tigas ng tiny ko. Ayan, gamit niya. Pero magbabalik kami. Ayan, for game number 2, EG versus